limang episode ang ating matutunghayan ngayon na about sa pagpapagawa ng bahay. Kung saan, isa na namang matugumpay na OFW ang nakapagpagawa ng bahay, bunga ng kanyang pagsisikap at patsatsaga sa abroad bilang OFW. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon dahil step by step nga po niya itong ginawa at makikita natin habang sila'y nakatira na rito ay ginagawa pa rin itong bahay na to at paunti-unti hanggang nasa finish nila ito. And take note guys, ito po ay naka-color roof and steel trusses na, nakapalitada loob at labas, floor tiles, naka-tiles na rin ang kanilang lababo or sink. So talagang sulit na sulit ang pagpapagawa ng bahay na ito sa halagang 350,000 pesos, labors and materials na po ito. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update. And just call me Mr. Guys. So guys, ito na nga po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ng isang OFW sa Hong Kong na si Ma'am Maricel Villarin. So guys, tulad nga na sabi ko kanina, ito ay bunga ng pagsisikap ni Ma'am Maricel at kanyang pagtsatsaga at pagtitiis ng maraming taon. So guys, ito nga pong si Ma'am Maricel ay step by step niyang ginawa ang bahay na ito. At ayon nga kay Ma'am Maricel, una po niyang naipundar dito ang lote na ang sukat ay 300 square meters. At ang pagkakabili niya ay halagang 50,000 pesos lamang noon. So isa na nga pong pundasyon or investment noon. At nga itong nakaipon ay nagpasimula na sa nagpatayo ng bahay paunti-unti hanggang makamit niya ito at matapos hanggang sa ito ay ma-finish na kagaya ng sinasabi ko kanina. So yan po ang makikita natin ngayon guys. Just keep on watching. So guys, bali ang bahay na ito ay matatagpuan sa Barangay Sikitan, Kidapawan City. So ito po ang location ng bahay na ito at ito po ang hometown ni Ma'am Maricel. So guys, ayan na nga po at nakikita nyo, simula pag-delivery ng materyales hanggang layout, paghukay at nag-asintada or nag-file na ng hollow block. And then ito na nga at nandito na sila sa papuntang biga or beam. So talagang unti-unti nang nakikitang nabubuo ang bahay ni Ma'am Maricel at ito na nga nakaporma na. And then talagang tunay nga talaga na napakasarap sa pakiramdam na nakikita mo kung saan napupunta ang iyong pinagpapaguran or pinaghihirapan. Lalong-lalo na ito ay sa pinapangarap nating bahay para sa ating pamilya. So once again, congrats po sa iyo Ma'am Maricel Villarin sa iyong natupad na pangarap na bahay para sa ating minamahal na pamilya. So yun nga guys, tulad ng sinasabi natin, step by step lang kayang-kaya po natin magpagawa kagaya ni Ma'am Maricel na kanyang ginawa dito sa kanyang bahay. So guys, bali dito naman po tayo sa parte ng steel trusses. Ito na nga po yung kanilang pangpintura sa primer and then yung mga gamit sa pang-welding. So guys, ito po, nakita natin, ang gagamitin po nila dito sa kanilang steel trusses ay mga C-channel. So ito pong parte ng C-channel na to, ito po yung mga matitigas na ginagamit sa mga pang-covered cord. Nakita nyo yung mga letter V na ganon, na kilo nila na malalaki. And then sa ibabaw naman yung nakapatong dyan ay C-Parlins. Yan po yung pinag-i-screwhan ng mga yero sa ibabaw. So ayan, at nakikita nyo, ginagawa na po yung pinaka-forma niya or yung kilo kung tawagin. And then tulad nga po ng sinasabi ko sa ibang vlog natin is yung ganito pong setup ng bahay, ang tawag po sa amin dito sa Bulacan ay balsa. At ang tawag naman po sa ibang lugar ay umbrella. Yan po ang tawag daw nila dyan. So ayan nga po guys, at nakikita na natin, nakaporma na po at bali 3 kilo lang po ang ginawa nila dahil nga matitigas itong C-channel. And then pati yung kanilang pasoloheras or yung pag-screwhan is kitang-kita niya napakalayo ng agwat ng C-channel dahil nga po ito ay matitigas na nabakal ito. So solid po ang pagkagawa ng bahay na ito, lalong-lalo na yung bubong. And then ito na nga guys, nakabitan na po ng color roof. So unti-unti nang pumaporma ang bahay at nakikita na natin yung dream house ni Ma'am Maricel. So yun nga, once again, congrats po sa iyo Ma'am Maricel at sa iyong tagumpay na pagpapagawa ng bahay. At step by step, ito nga po ay inyong nabuo at hanggang sa ito ay unti-unti nyong napinis. So guys, but this time nakikita nyo is nakatayo na po yan at dyan na po sila nakatira. At nakita nyo yung una is ang bintana nila ay mga kawayan lang.
And then nakaipon ulit si ma'am at nagpalagay na ng sliding window. So at yan at nakikita niya, nakakabit na rin sliding window. And then at ayon nga po kay Ma'am Maricel, after that, nag-ipon ulit siya at nag-ipon hanggang sa makapag-ipon ng kanyang pagpapagawa naman ng palitada. So step by step nga po, tulad ng sabi ko guys, pag may sinimulan tayo at meron tayong tatapusin. So yun nga ang nangyari kay Ma'am Maricel, dahil unang ginawa lamang po niya dito yung structural ng bahay, and then na nakaipon, nagpagawa na ng bubong hanggang sa pintuan, hanggang sa tinirahan na mula nila ito. Ayan at nakikita nyo, rough pa lamang po yung loob. Pero nung una, yung bintana is mga kawayan, and then inuna nilang palitan itong bintana na sliding window. So yan lang guys, nakikita nyo naman ngayon, nakapalitada na. So step by step nga po, tulad ng sabi ko, habang nakatira sila dito, inuunti-unti nila yan, hanggang sa nakaipon na naman si Ma'am Maricel. Ito nga po ay kanilang pina-tiles yung kanilang flooring. So yung flooring guys, nakita nyo kanina, naka-linoleum lamang yon. So napakaganda po nung setup ng pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Maricel. Talagang dugo at pawis ang puhunan at tinatabi ng mga nakakarami ay sipag at tiyaga lamang at determinasyon sa sarili, makakamit po natin itong ating pagpapagawa ng bahay. So ayan na nga guys, tulad ng sinasabi ko kanina, inuna yung bintana, pinapalitan ng sliding window, and after that nakapag-ipon, nagpapalitada, and after that nakapag-ipon na naman, eto na nga, nagpapatiles na ulit si Ma'am Maricel. So napakaganda po nung style ng pagpapagawa ng bahay, at talagang hindi naman talaga natin kaya lahat-lahat, or kasi iba nga, magkakaiba tayo ng estado sa buhay at magkakaiba tayo ng sweldo sa ating mga trabaho. Pero kung ito ay didiskartihin mo, at yun nga tulad ng sinasabi ko, hindi po sa estado ng ating trabaho ito or kung ano man ang ating trabaho, nasa diskarte po yan at nasa pagsisipag yan. So yan nga, but this time guys, nakikita nyo yung floor tiles, meron ng tiles, and then ito na nga yung lababo is nagta-tiles na rin. So unti-unti nang nabubuo yung dream house ni Ma'am Maricel at unti-unti na nilang nakukuha yung setup. Yun nga guys, tulad ng sinasabi ko, pag nag-umpisa ka ng iyong bahay at ito'y sinunod mo sa plano na gusto mo, anuman at anuman ang mangyari pag pininis mo ito, ay yun at yun din ang pupuntahan dahil nakasunod ito sa ayon sa gusto mo at ito ay may direksyon. So nakikita nyo, ganyan po ang nangyayari sa bahay ni Ma'am Maricel. So yun nga guys, nakikita po natin, tulad na sinasabi ko, napakasarap sa pakiramdam na nakikita mo ang pinaghihirapan mo, lalong-lalo na ikaw isang OFW, at pag uwi mo sa Pilipinas ay taas loob kang naharap sa tao at pagmamalaki na ikaw ay nakapagpagawa ng bahay at masasabi mo na ikaw ay may sarili ng bahay. So ikaw, ako, kapatid, tayo lahat, kaya po natin gawin ito basta tayo lamang ay may tiwala sa sarili at may paninindigan, at yun nga, gawin natin itong goal sa ating buhay lalo na ngayong 2021. At isulat po natin ito na kaya po natin itong magpagawa ng bahay, at higit sa lahat, huwag natin kakalimutan ang tanging dasal lamang sa ating poong may kapal. At hindi natin malalaman na ito pala ay ipinagkaloob na sa atin unti-unti, at yung dati natin pinapangarap na bahay na drawing, at ito ay bigla na lang magugulat tayo ay nasa harapan na natin, ay nasa totoong buhay na. So yun nga guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Maricel, nang sukat nga po ng bahay na ito ay 20 feet by 24 feet. Meron po siyang dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, toilet and bath. And guys, meron po siyang naka-extension pa doon sa may gilid na isang dirty kitchen, at yun nga, lalong lumaki po yung bahay na ito. So yun nga guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Maricel, na ang ginastos nga raw po nila dito ay 350,000 pesos labors and materials na po yun, ayon po sa details ni Ma'am Maricel. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood, at sana na-inspired at may natutunan kayo dito, at lalong-lalo na na-motivate tayo dito sa pagpapagawa ng bahay na ito upang mabuksan ang ating puso't isipan para tayo patuloy na mangarap o magkaroon ng interes para makapagpasimula na rin ng ating pagpapagawa ng bahay. At tulad nga ng sabi ko, kahit step by step, at dahil nga pagka tayo may sinimulan ay may tatapusin, at lalong-lalo kang gaganahan sa trabaho mo, lalo na't unti-unti mong nakikitang nabubuo ang bahay mo, kagaya nga ng pagpapagawa nito ni Ma'am Maricel Villarin. So once again, congrats po sa iyo Ma'am Maricel Villarin sa iyong na-achieve na pagpapagawa ng bahay na ito.
So yun nga guys, ikaw at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito ihahatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Happy 47K subscribers! Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.